Tayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Marahil marami sa inyo ang nagtataka bakit may panibago sa inyong paningin ngayon. Ako po si Bishop Ryan Jimenez, taga Sikihor dito sa Pilipinas at obispo sa Diocese of Chalan-Canoa sa Northern Mariana Islands. Kasama ko ang aming mga kabataan sa aming diocese na galing sa World Youth Day sa Lisbon, Portugal. Sila po ay andito sa harapan. Palakpakan natin ang ating mga pilgrims. Salamat. Gayun din naman, I'm really grateful to our priest, Father Oscar Andal, for accepting all of us na kami ay makapagmisa nitong araw na ito. Kasama ko rin si Father Melvin, ang aming chancellor at youth director ng Diocese ng Chalan-Canoa, at ang kanyang dalawang kapatid na Adorno Fathers, si Father J.R. Gutierrez at George Mercado. Sama-sama tayong lahat nitong banal na Eucharistia sa kapistahan ni Santa Clara. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukha at aba bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Masundanuan namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami pagindapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito. Nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhay ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nananatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalagaan, ng digmaan,
at na makapangyarihang gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa taga-Ehipto. Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksa niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa na maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y nagbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo ay nahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, ang hirang mo'y tinubos. Ang lahat ng mga angka ni Jose at ni Jacob. Ikaw, O Diyos, ang nangunguna sa bayan mong parang kawan. Si Moses at Aaron, yaong iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang ilusig sa gawang paspas ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay?
sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Itong kapistahan ni Santa Clara ay isang pagpapaalala sa atin na wala sa edad kung tayo ay gustong maglingkod ng Panginoon. Marahil marami din sa atin dito ay may debosyon kay Santa Clara. Balita ko dito sa lugar na ito, mayroon ding pista ngayon, no? Kapistahan ni Santa Clara. Saint Clare responded to God's call at such an early age. Nung siya ay tumugon at maglingkod sa Panginoon, una ayaw ng kanyang mga magulang. I believe she was 18 years old, or if not younger, when she decided to leave home and devote her life to prayer, to community life, and service of other people. At nito si Saint Francis of Assisi ay ang kanyang, kumbaga, nagbigay ng suporta. Because of their friendship in the Lord and the support of Saint Francis of Assisi, Saint Clare was able to fulfill her desire to serve God by serving others. Napakabata, isang modelo sa ating mga kabataan ngayon nang siya'y tumugon sa ating Panginoon. As I mentioned earlier at the beginning of this Mass, Father Melvin and I from the Diocese of Chalan-Canoa from the Mariana Islands, no, about 3 hours from here to Guam, na lipad, and then 30 minutes from Guam to Saipan. Andito kami dahil kami ay pabalik sa aming diocese kasama ang aming mga kabataan galing sa World Youth Day. And there were about 1.5 million people, mostly young people, who attended the last Mass, the commissioning Mass presided by Pope Francis. At marami sa aming mga pilgrims nito ay mga kabataan. In fact, we have 16 out of the 40 who are considered minors below 18 years old. Marami sa kanila ay naglilingkod sa simbahan bilang altar servers. No, marami din sa kanila ay involved sa choir. At lahat sa kanila, lahat sila ay nais nilang tumugon na maglingkod sa Panginoon in many ways. So today's feast is special for all of us, especially for our pilgrims, and for all of the young people present here, because today is a manifestation that it is indeed possible to serve the Lord even at such a young age. Nung ako ay nasa Portugal kasama ang aming mga pilgrims, ako ay inilagay sa isang host family. At ang itong pamilya na Portuguese ay sila din ay tumanggap ng mga pilgrims at merong mga 18, no, mga kabataan na nagkatumira sa kanilang bahay. At itong mga kabataan na ito ay they belong to a particular group from Spain at ang kanilang, kumbaga, mission sa buhay ay para maglingkod sa mga mahihirap. No, in fact, they shared with me that what they have been doing ay they literally knock at the doors, no, of each home, kung saan man ang kanilang assignment, and they would beg. Sila'y nagmamakaawa, nagpapakalimus, hindi para sa kanila, but for the poor people that they are serving. And these are youth and young adults. No, marahil marami sa kanila ay in the age of early 20s, no, if not also late 20s. But here they are, the young people, who are giving their best and responding to God's call to serve them by serving others.
No? Isa ding nakakatuwang experience nung nitong World Youth Day ay habang ilan sa amin ay naglalakad, may na-meet ako na isang grupo ng mga Koreano. No, there were youth pilgrims from Korea. At sa 2027, sa Korea ang next World Youth Day. At itong mga Koreans ay masigla, no? Siguro tayong lahat makarelate sa Korean songs and pop na kanilang ano, kaya masiglain, masayahin. And then nung andoon kami, isa sa kanila lumapit sa akin, nagbigay ng maliit na rosary, no? At nakalagay doon sa crucifix ay map ng entire Korea. At nakalagay doon, "Let's pray for peace for one Korea." Dahil alam natin na hati ang North Korea at South Korea. So tingnan natin, through this young person, ang kanyang kaalaman, no, ang kanyang pagkamulat sa issue ng mundo ay andoon. At andoon yung kanyang pananampalataya at pagdadasal na sana magkaisa din ang Korea. That perhaps there would be no more South and North Korea. At ang pagdadasal na ang bansa ay magkakaisa at magampanan nila ang pananampalataya. So for all of our young people in this place and those who are present here at this Mass, we pray for the intercession of St. Clare. Ang ating ebanghelyo ngayon ayon kay San Mateo ay binigyan tayo ng encouragement kung paano tumugon kay Jesus. Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. St. Clare did that in her entire lifetime. Many of your young people, when they do acts of service for the church, they also think less of themselves and focus on serving others. The group of teenagers I met in Portugal, these 18 young persons from Spain, they collectively also left everything, no, responded to God's invitation to serve others. This Korean youth who prayed for peace for one Korea is an example of someone who responded to God's call. So mga kabataan at tayong mga hindi na youth, we can encourage our young people and through the intercession of St. Clare na tayo from the innermost longing of our heart that our desire to serve God by serving others will be fulfilled. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, dahil kung yun ang ating kagustuhan na sumunod kay Jesus, tayo parati ay bigyan, no, bigyan ng guidance ng ating Panginoon. And we pray for St. Clare, whose feast day we celebrate today. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana. Ngayong si Santa Clara ay ginugunita, kalakip ang taimtim naming pitaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ang tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kanyang kalis sa mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tulad. Pong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santa Clara, ni Santo Padre Pio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kaluwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, kaluwalhatian. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Clara upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ninyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung niyo po mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng minor repairs na Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Ikatlo, pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang kligo, clean as you go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid na ating simbahan. Ikalima, palagi po natin tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, magkakaroon po ng National ID Registration dito sa pambansang Dambana sa linggo, Agosto 13, ganap na ika-8 ng umaga hanggang ika-2 ng hapon. Ang requirements po ay isang valid ID para sa matatanda at birth certificate para sa mga bata.
Makipag-ugnayan lang po sa opisina kung kayo ay may mga katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ang lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendasyon sa mga gamit na ito sa panalangin. Mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Let us tell the world of His love. Great is not the world has known. Search the world for those who have gone astray and give them room. Fill the world's darkest corners with His light from up above. Walk every step, every mile, every tell the world of His love.